Hello everyone! Welcome to my YouTube channel! Sino kasama ko ngayon? The one and only Christian Babes. Merry Christmas! Uy, Merry Christmas! Thank you naman, may oras ka. Ang busy sa MMFF, pero nandito siya ngayon. So una, kamusta ang Pasko mo? Masaya, Miss Karen! Masaya Pasko nito! So we are now at Art in Ireland. Maganda to, very special art tour ito. Welcome to Art in Ireland, the Philippines' first and largest mixed media museum. Oh wow! Okay, let's go see it. Wow, Heather, ano to? Look at that. Welcome wave. Oh. This is the first zone out of 17 at Art in Ireland. Right now, we are filled in a room na nagsasabi ng minamang parang malaki yung wardrobe. Oh, okay. Illusions pa din. So, Art in Ireland went from 3D paintings to illusions with mirrors, projectors, and sculptures then. This is so beautiful. Ano to dapat? Is it meant to be ano, snowflakes or yes, stars? So, the first floor of Art in Ireland depicts nature, atom, space, where atom we can space. Connect with nature. Oh, ikaw, mahilig ka ba sa nature? Yes. Ano bang favorite mong gawin? Ayan ang ano ko, ayan ang pang-unwind ko, Miss Karen. Oh. Mahilig ako sa mga falls. Talaga? Ito, kapag ako'y medyo nakukulta sa world, yeah. Falls, beach, ay, bundo. Ako din, pareho tayo. Sir Christian and Miss Karen, a reminder for everyone who wants to visit that they should bring socks inside. Ayun. So guys, oh bakit nga? So ito na kami. Sculptures and paintings yung very sensitive, so yung bar natin. Oh! Oh, Heather, please! Sarap! Hindi ka ba nag-try mag-showbiz? Nag-try! I have to dance! Pwede! You dance? Oh sample. My! Sample! Sample! Pero dear, where are we? Now we are in the bridge over Dream. So as you can see, this were the old 3D paintings ni Art in Ireland. Uh-uh. Pero ano to, mga Greek gods? Yes. Diba? Si Zeus ata ito eh, no? Tinan mo kamukha ni Christian, in fairness. Pwede. Pwede. Pwede ka magganyan. Pwede. Alam mo, may tanong ako. Pag sinabing maghuhubad ka sa pelikula, papayag ka. Ano yung boundary? Ganyang level, papayag ka. Baka pumasok ka yung mga manono. So meron kang no? No. Kung kailangan, pwede naman. Oo. Pero clear sa'yo yung what you want na magpapaganda muna ako ng katawan. Na image or the roles. Mm. Oo. Wow. So, ganun ah. Oo. Okay. Oh. Next. Next, we're in the second room. This is the Light of the Sea. So, this one is accompanied with 3D paintings oh and projection. Oh my gosh! Ganda nito. Yes. Wow! Ganda nito. Guys! Ang nice ito, Miss Karen. Oh. Alam nyo, dati, I used to scuba dive. Ay, ang galing niyo po. Hindi ako marunong you never, no, actually, ito yung ironic. Hindi ka kailangan marunong lumangoy to scuba dive. Ah, really? Kasi, at nagulat rin ako doon ah, kasi pag nagsuscuba dive ka, palulubugin ka nila, may suot kang tangke. Okay. So, tuturuan ka lang nila how to find your buoyancy underwater and to be calm para hindi ka mawala ng hangin. So, here you can experience yeah. scuba diving. Oo, para ka dito. Ganda. Yeah. Galing tayo sa scene sa jungle ganda. Naman na wow. tayo. Wow! Guys, you have to go here. Yeah. Oh my God, nag-hello sa'yo! Nag-hello siya! Ang galing! Ano ba to? Tela ba to? Ano it's siya? A painted wall. So it's 3D paintings na may projection. Hindi ko po itat... Ay! Oo! Oh, oh. Nakapinta! If you look, look oh. Pero may 3D effect. Oh, so that's why they are the mixed media. So paintings and projections. Look at that! Wow! Alam mo, tanong ko sa'yo, ano bang pelikula ang pangarap mo to shoot in terms of location, theme? Miss Karen, I've always wanted to portray a character na isang suicide bomber. Nay? Okay. Isang suicide bomber. Okay, sige talaga. Meaning gusto mo heavy drama, the psychology, thriller. Yes.
Ang galing mo naman. Hindi ko na-expect na sagot yun, no? Oo, Suicide Bomber kasi ang complex kasi nung character. Nung character. Mm-hmm. Parang what leads them to do that. Yes. So, ang dating sa akin, serious ka talaga with your acting career. With my craft. Parang serious. May phobia ako sa mga ibon. No! Wait, may phobia ka sa ibon? Oh, bakit? Takot. Hindi naman siguro yung sobrang phobia, pero takot ako sa mga yung tuka. Hello? Oo. Eh, di mo tatakot mo kayo sa next zone? Why? You want to go to the next zone? Oh my God! Bakit? Oh my gosh, puro ibon. Flamingo inside. Pero ang ano naman, hindi naman buhay. Hindi naman buhay. Ah, okay lang. Oh my Lord. Eto, teka maganda to. Oh. Ayaw tayo. Picture lang kita, Miss Karen. Okay. Picture niya ako. Oh. Teka. 1, 2, 3. Ay, ang winner. 1, 2. Okay. Oh, look at that. Starry. Kanta ka naman. Kumakanta ka ba? Yan yun. Ay, ang ganda. Look at that. Ito ba, they painted it? Or it's, Everything is hand-painted. Wow. Ah, so Heather, ikwento mo, lahat dito ginawa at pinaint ng Korean artists. Yes, so everything inside, the projectors, the lights, the paintings, everything is from Korea. So pumunta sila sa Pilipinas? Yes, they actually went here and built this just for this lang. So now they wanted something new. We mixed technology and art together. Gaano na katagal yung Art and Island? So it's been 9 years. Actually, birthday na ni Art and Island this Christmas. Oh, happy birthday, Art and Island! Merry Christmas! Happy 9 years! Oh, dear, ayan na yung best friend ni Christian. Buti na lang di siya buhay. Oh my gosh. Wala na po bang lalaki dito? Nag-flamingo. Oh my gosh. Oh my God, ang laki niya. Ang laki niya. Ay, and look, guys, tingnan nyo naman, look up. How beautiful. Look at ito, mga turtles, mga pawikan. Life. Oo. Diba? Ang ganda. Pier, ayan na yung girlfriend mo. Please, tapihan mo na. Oh my God. Kasi, diba? So, yan. Gusto ka naman. Pero ang tanong ko. Bakit naman kayo nahangin dyan? Wait, kaya mo ba ng girl na ganyang ka-hot or seloso ka? Parang hindi kami bagay. Hindi kayo so, bagay. Masyado siyang hot for me. Ano ba? Gusto mo conservative girl or tipong I can handle you? Kahit ano siguro, Miss Karen, basta yung mamahalin ako. Joke lang. My gosh. Ito. Meron din silang version dito ng Mona Lisa. You like it? Natuwa ka? Ang ganda no, pero ito may iba. Meron siyang different look. May paintbrush. Oo. Kunwari, dear. Gawin mo. Kunwari, ikaw nagpipaint. Ganyan, oo. Ay, in fair, ha? Ang ganda ng idea. Alam nyo, okay na pasyalan to. For Christmas, after nyo manood ng MMFF, diretso kayo dito. Let's go! Ilang floors? 2 floors. Wow! Oh my gosh! Dear, nagulat ako ha! Since Koreans yung gumawa nito, alam, nag-research sila about the Philippines? Kasi bakit sila merong idea ng Ibong Adana? Yes, they did their research. Actually, nag-start siya. Wala kasi Iwaga. So, Iwaga is new. So, nag-start to around 2019, yun. And actually, separate siya dati. But now, it's part na. Wow! Look at that! Ang
ganda. Ang ganda. Ano ba, Christian, ang pinaka-romantic na nagawa mo para sa isang babae? Lahat ng effort ko naman, feeling ko romantic. Lahat ng effort ko naman. Pero have you ever been na so heartbroken? Oh. Nakaranas ka na doon? Oh, or not yet? Super. Oh, super. Saan? Sa first love mo? Ano? Non-showbiz girl. Non-showbiz. Kasi Miss Karen, tabi to, ang nangyari mo, hindi ko alam na meron pala siyang boyfriend. So parang tinutang niya ako. Oh my gosh! Nung ano? How old were you? 16? 17? Hindi po. Mga 18. 18? Mm-hmm. Oh wow! Mga 18. Alam niyo yung mga first heartbreaks, yun ang pinakamahirap. Oo. Di ba, Heather? Patay ka kayo! Ayaw umamin! At dahil siya, ladies and gentlemen, please welcome Mama! Joke lang! Ang tanong ko naman, kamusta ang puso ni Christian ngayong Pasko? Oh my gosh, happy! Happy because I am with my family. Masi-celebrate ko siya with my brothers. Pero wala kang girlfriend? Sa ngayon, wala. Pero may iniibig ka ba? Oh my goodness. Marami ako iniibig, Miss Karen. Tulad nino? Ikaw, iniibig kita. Ikaw talaga, seryoso na to. Oh my goodness. Sa ngayon. Oo. Alam mo, nung unang-una, sumikat ka sa Dirty Linen, napaka-close nyo ni Jenica. Hindi ba munti ka na yon? Oh my God. Opo. Pero, tol kami, tol. Kasi siguro, Miss Karen, ayaw namin na masira yung magandang friendship na nabuo namin. Kasi, nandun po kami, Miss Karen, sa kapag nahaluan ka sa'yo ng medyo romantic, baka hindi kami magtagal hanggang dulo. Mm-mm. So, hindi mo tinuloy? Muntik before. Nung hindi pa kami ganito ka magkaibigan, way back 2016. Okay. Nung una kami pong magkakilala. But during that time kasi, Miss Karen, alam ko kasing married siya. So, hindi ko siya tinuloy. Hindi ko tinuloy. Nilugar ko yung sarili ko. Christian, gano'ng kahirap na lumaki ka na walang ama? Sobrang hirap, Miss Karen. Kasi, kailangan kong i-figure out yung mga bagay-bagay all by myself. Yeah. Because my mom, she's a very hardworking woman. Bilang siya ang bubuhay sa aming magkakapatid. Naiintindihan ko yun, Miss Karen, na most of her time nasa work. So, every time na tawag ito, kailangan ko ng guidance. Kinailangan ko siyang i-figure out by myself. Kasi ang thinking ko noon, gusto ko merong mag-guide para sa kapatid ko. So, pag Pasko sa inyo, paano? Masaya. Masaya pa rin. Kahit na, syempre nandun yung longingness, yeah, sa aking father. Though, my mom remarried kasi. Oo. So, may meron po akong stepdad. Oo. Hindi rin naging smooth yung way namin nung stepdad ko towards a good and happy relationship. But it was worth it. At 8 years old, do you remember that moment of your father's passing? Sobrang vivid sa mind ko. Pinagbakasyon ako noon ng mommy sa probinsya. Tapos, nung night, bago siya namatay, tinawagan niya pa ako, Miss Karen. Tinawagan niya pa ako na parang, oh, kamusta ka na? Ganito, ganyan. At 8 years old, ha? Opo. Naalala mo? Sobra. Oo. Naalala ko, habang mag-usap kami sa telepono, ang hangin-hangin. Naririnig ko sa kabilang linya, ang daddy umiiyak.
hindi siya nagsasalita, umiiyak lang siya. Alam ko umiiyak lang siya. So ako lang yung salita na salita. Daddy, ba't ka ba umiiyak? Ganito, ganito, ganyan. Tapos, kinabukasan, bigla akong pinapauwi na agad. Di pagdating ko ng, sorry, naiiyak ako. Okay, go ahead. Oh, my God. It's okay. Pag dating namin ng subdivision namin, Miss Kare, tanaw mo kasi kaagad yung bahay namin. Yeah. Ang daming tent dun sa labas ng bahay namin. So nagtaka ako, sabi ko, bakit? Bakit kaya naming tent? Sabi ko, wow, grabe, parang ano to, welcome home, party, may ganun. Habang mapalapit ako ng bahay, nakakita ako ng mga taong nakaputi na. Sabi ko, bakit ganito? Pagbaba ako ng bahay, ayun, kabaong na ni Daddy. Kabaong na ni Daddy. And then I lost it. Do you feel you still live in that trauma? Oo, Miss Karen. Up until now, takot akong bubog ko yun. Bubog ko yun. Takot akong maiwan. Takot akong ma... Sorry. Takot akong mawalan ng mahal sa buhay. Uh-oh. Kasi ang hirap talaga. Yeah. Ang hirap. Yung nanay ko ngayon, hindi ko alam kung... Basta, ayun yung pain ko lagi. Yeah. Oo. Ang hirap nga nun, no? Because it's the pain of loss. Sobra. Oo. Kaya ngayon, kahit tuboy, yung mga, sorry, yung mga taong nami-meet ko along the way na nagpapakita sa akin ng kagandahang loob. Para sa akin, tatay na agad yun, Miss Karen. Really? Oo. Diretsito. Sorry, hindi ko na ba? Oo, diretsito. Sorry, si Sir Jeff. Yeah, yeah. Parang napaka-appreciative mo. Sobra, Miss Karen, kasi alam ko yung pakiramdam na hindi mo masabi yung kung gaano ka ka-thankful sa isang tao, kung gaano mo kamahal ng isang tao, bigla na lang mawawala sa'yo yung tao yun. Yeah, yeah. So, as much as possible ngayon, ayun yung pananaw ko sa life. Yeah. I say, thank you. I say, I love you. Oh. Sa mga taong alam kong mahal ko. Ang tanong ko, isa ba ito sa dahilan kaya maingat ka sa pag-ibig? Oo, Ms. Karen. I think isa siya sa mga malalaking factor kung bakit ganun yung choice ko ngayon sa life. Ayokong playtime, Ms. Karen. Gusto ko yung alam kong aalagaan ko at alam kong aalagaan din yung puso ko. Sa ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Pero maasa ko na mahanap ko yung taong pagbubuhusan ako ng so much love. Mm-mm. Kasi I have so much to offer, Miss Karen. Sobra. Ngayon, you were raised by a single mother. Kasi alam ko naglasal Cavite ka, no? So masasabi ba natin na di mo naranasan ng sobrang hirap noon? Hindi po. I mean, hindi po ganun. Because yung mom ko pinapangutang niya yung pambayad ko sa Lasal. Although, ang sabi ko kay mami, okay lang kahit sa hindi mahal na eskwelahan. Pero ang mami po talaga, ang sinabi niya, anak, hindi, igagapang ko to. Sabi niya kasi, gusto ko kapag nagtapos ka ng pag-aaral, makakuha ka ng magandang trabaho. Pinaghinapan niya po yun, Miss Karen. Umabot po sa point na nakikiusap ako, nagpo-promissory note ako sa Lasal. Tawag dito, naiiyak na lang ako na ba ito, Miss Karen? Oo. Alam ko yan. Sorry. Yung walang pambayad ng tuition, oo, walang baon, nadaanan ko yan. Naging joke na lang namin nung mga kaklase ko na nag-apply ako before for scholarship. May CICI po kasi yun. Oo, may credit investigation. Opo. Tapos ako, during that time, nagbenta ko ng mga kung ano-ano. Ano binenta mo? Ano binenta mo para kumita? OMG. Nagbenta ako ng mga kung ano-ano. Nagbenta ako ng mga pampapay.
para lang yung mga tsa-tsa. Kumbaga tinulungan mo nanay mo. Oo. Oo. Para kahit pa paano may pangbaon, may pambili ako ng... Kasi during that time, Miss Karen, ang baon ko ay 100 pesos. Pamasahe ko ay 80 pesos. Mula bahay. So 20 na lang ang natitira sa akin. Kaya sobrang thankful ko, Miss Karen, sa mga kaibigan. Iiyak na naman ako na napakaiyak. Oh, sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan tumulong. Oh, amen. Sobra, sobra, Miss Karen. Kasi nag-aambag-ambag sila para magkaroon ako ng lunch. But you have such a grateful heart. Christian, napakabait mo. Really, ang bait niya. Eto, nung sumikat ka na, anong niregalo mo sa nanay mo? Miss Karen, kasi po, ang mami ngayon, awa po ni God, awa po talaga ni God. Naging successful din ang mami. Praise God. Opo. Kaya, Miss Karen, ang ano po ni mami sa akin, mag-ipon ako na mag-ipon na mag-ipon. Hindi niya ako inuobliga na gumastos para sa bahay, mm-hmm. gumastos para sa mga kapatid ko, magbigay sa kanya. Mm-hmm. Hindi. Siya ang breadwinner ng family namin. Mm-hmm. Ako po, hinayaan niya akong bumuo ng sarili kong buhay. Galing. Opo. Yung first paycheck ko, nilibre ko ang family sa isang restaurant. Ganun lang po kasimple. Do you remember magkano first paycheck mo? Oh my gosh, Miss Karen. 3,500. Oh. 3,500. Ako kasi sa pag-newscast, 5,000. Oh my gosh. Aman. Oh, but 3,500. Lamang ka po ng 1,500. Oh, anong pakiramdam mo nung 3,500 hawak mo? Ay, ang saya. Ang saya ko na nun, Miss Karen, kasi sabi ko, oh my gosh, ito na yun. Ito na yung start. Pinanghawakan ko yun, Miss Karen. Gosh! I love this! Sakto tayo, this is the Christmas display! Ayan! Okay. Yay. Wow! So this is the Christmas display of Arden Island. This is actually the first year we're doing this. Oh, dito tayo. Okay. This is the first year we're doing this display and every year it will be different. Oh, oh. Wow! Ayan, Colors of Christmas ang title nito. Nakaka-unwind dito. Oo. Oh, oh. Nakaka-relax. Yung iba pumunta dito, tapos matutulog lang. Pero meron nga... Pwedeng matulog dito. Oo, oh, pero feeling mo nga, no, na sumasayaw ka, na gumagalaw. It's very mental lang. Kaya masaya matulog dito. Oo. Oh, oh. Oh, ang ganda. Let there be ang family. Ang ganda. Let there be love. Oo. Oh, shucks. Ang ganda. Beautiful, ganda diba? Beautiful. Let there be happiness. Happiness. Oh, look at that. Oh my gosh. Guys, look at the humpback whale. Wow. Sleeping forest. Mabango. Ang bango, no? Amoy na mo yung flowers dito, so relaxing. We also have the secret of light. So this is a optical illusion mirrors. Dear, gusto ko ng photo dito. Oh my. Sige, Miss Karen. Palagay mo ba nata-typecast ka, sumikat ka sa Die Beautiful? Typecasted, I think, hindi po eh. Kasi I was being given naman roles like my sa character Dirty Linen. Dirty Linen, Signal Rock. Ayun po. Nagkataon lang siguro, Miss Karen, na iilan lang kaming mga allies ng LGBTQ na merong tapang kumanap ng mga ganitong klaseng mga karakter. Ba't di ka natatakot? Kasi, Miss Karen, ang pinoportray ko naman po ay tao. I think that's the main job of an actor, to bring life. And yung mga karakter po na binibigyang buhay ko ay breathing, living character.
Alam mo, maraming may crush sa'yo. Ang dami mong fans. Tinatanungan ng ilan, where does Christian go? Is he straight? I am straight. But, ito nga po yung sabi ko. If, kunwari, ipagkakaloob ng Diyos sa akin, Miss Karen, yung kakayahan na magmahal ng same sex, buong puso kong tatanggapin yun. Oo. But, for now, I think I'm straight because my preference is with the opposite sex. Oo. You are past gender roles. Wala po. Wala po. As, for as long as tao sa tao, wala. Wala. Kaya, as much as possible, yung kakarampot na platform na meron po ako, ginagamit ko na kahit papano makapagbigay ng, makapag-educate. Oo. Opo. Ba't mo pinili ang pelikulang ito? Dahil, unang-una po, Miss Karen, dahil sa director, kay Direk Lem Lorca, nagkatrabaho na po kami sa isa sa mga advocacy film ni Tito Boy. Nung in-offer po sa akin yung pelikula, sabi ko, Direk Lem, go natin to. Mm-mm. Tapos yung script, nakita ko naman maganda. Ako, I play the character of Alfred. I am the producer and the host of this show. Para sa mga brokenhearted, gay character si Alfred. And hindi ka nahihirapan to play a gay character? Hindi. Nung Die Beautiful, nung pinakauna ko, doon po ako medyo nangapa. Ngayon kasi, parang hinuhugot ko na lang siya. Oh. Kayak na kayak nating maguni sa lubo. Alo ka, kapagod. Broken Heart Street 2023. Meron ka bang life lesson, motto, that you've held on to sa buong buhay mo? Ito po yung pinanghawakan ko talaga, Miss Karen, nung nagsisimula pa lang po ako. Na parang sa isa po sa mga talks dito, boys, sa school namin, sa Lasal, nabanggit niya yung nobody can tell you who you are except for yourself and for your God. So don't let anyone and anybody define who you are as a person. And si Miss Tony, sometime somewhere, there will be someone who will say yes to all of your dreams. Mm-hmm.